umay na ang tsuperna si Ador sa pagtaas ng produktong petrolyo. Talagang ganyan ang bin natin lang ang kwan, yung koreksyon. Pero walang magawa, kundi magtiis. Ang katanda ko, hindi kong makapagtrabaho ng mabigat. Ganito lang ang trabaho ko, di talagang kwan. Pagtsagaan na lang, kahit tumas yung fuel. Ngayong Linggo kasi, inanunsyo na naman ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ang diesel at gasolina pumalo sa 4 piso at 20 sentimo habang ang kerosene ay papalo sa halos 6 piso. Balewala ang rollback noong nakarang linggo na halos 2 piso lang. Ito na ang 15th linggo na pagtaas ng presyo. Kaya naman, ipinagpatuloy ng LTFRB ang pamamahagi ng pantawid pasada card at subsidy matapos matenga ang pamamahagi nito dahil sa election ban. Actually, na-approve naman yung request ng LTFRB board for exemption doon sa election ban. So nagsimula nang ulit na mag-distribute ang land bank ng mga cards at mag-credit ng mga accounts doon. Para sa phase 3 ng oil subsidy ng LTFRB Cordillera, aabot sa 8,320 ang mga makakatanggap. Yun lang ay mga bus at mga tourist transport services pa lang ang nakakatanggap ng 6,500 na ayuda. Nagpaliwanag naman dito ang LTFRB. Pina-follow up din namin sa Central, gumagawa pa po sila ng cards para sa kanila. So, ang balita po namin, ang gagawin cards ngayon, eh yung hindi na yung kagaya nung dati na nawi-withdraw. So, ang ginagawa na nilang cards ngayon, yung talagang ano na lang, yung isa-swipe na lang sa ating mga participating gasoline stations. Sa taya ng ahensya, ngayong Mayo hanggang Hunyo pa darating ang mga cards para sa Phase 3. Inihikayat naman ng LTFRB na kunin na rin ang pantawid pasada cards ng mga jeepney sa nakaraang Phase 2 ng oil subsidy. Aabot kasi sa 501 mula sa 833 na mga pantawid pasada cards ang hindi pa kinukuha ng mga may-ari. Babala ng LTFRB, kung hindi kukunin, ay posibleng ma-deactivate ang mga ito at hindi na muling makakakuha ng subsidiya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.